ako na. Magandang manika sa labas ng bahay niyo. Ha? Anong manika? Wala naman akong manika na. Ah, akala ko po sa inyo. Kukunin ko po sana. Ah, hindi akin to. Oh? Makita mo naman sa labas ng bahay, diba? Ganun po ba? Oo. Tingin ko hindi niyo naman kailangan yan para maging masaya. Masaya? Talaga? May alam ka ba sa pagiging masaya? Ah, hindi niyo na itatanong. Marami akong alam dyan. Oh, talaga ba? Sige nga. Totoo, wala naman akong magagawa sa buhay na to. Sige, paano ba? Liga. Una hakbang, I discovered. Gawain mo yung mga gawain na hindi mo pa nagagawa dati. Tuklasan na may munting kaligayahan sa mga ito na hindi mo dati napapansin. Dahil dito, ay matututo kang lumiti kahit simpleng gawain lamang. At mararamdaman mo na unti-unti ka na magbabago. Pangalawang hakbang, cheer. Maging masaya ka para sa iba kahit puro insecurities ang nasa sa iyo. Ito, mapapalagan mo ang mga tao sa paligid mo. Dahil sa pag-angat ng buhay ng ibang tao, ay mararamdaman mo rin ang pag-angat mo. Isipin mo ang makakabuti para sa lahat. Pagdasal mo na maging maayos at masaya. Kita mga tao na ginawan ka ng masama dati. Ikatlong hakbang, reflect. Tulad ng sinasabi ko kanina, hindi ka magiging masaya sa mga material na bagay. Ang mga gamit ay ginawa para gamitin. At ang mga tao ay ginawa para mahalin. Hindi ang gamit ang minamahal, at hindi ang tao ang ginagamit. Mga bagay na tulad ng manika, sapatos, relo, o pananimik ay pansamanta lamang at hindi permanenteng nagbibigay ng kaligayahan. Sa stage na ito, ay nagagawa mo ng maliit. Ngunit, yun kung may lungkot na ba. Kaya dito, magsisimula ang dalawang mahirap na hakbang. Ika-apat na hakbang, release. Pakawalan mo na ang mga bagay na ipapahirap sa iyo, ipapalungkot sa iyo, ininakit sa iyo. Tulad ng mga alaala, kasama siya. Dahil ito ay isang napakabigat na bagay na kumukontrol sa iyong emosyon. Subukan mong pumunta sa lugar kung saan ka pinakakomportable. At subukan mong isigaw, sumigaw, hanggang ang lahat ng iyong hinanakit ay maglaho. Pakawalan mo na ang mga ibinigay niya sa iyo. Dahil hanggang nasa iyo ito, ay lalo mo siyang maaalala. Sa punktong ito, ay handa ka na para sa pinakamahirap na hakbang. Ikalimang hakbang, forgive. Patawarin mo ang lahat ng taong nagkasala sa iyo, lalo na ang iyong sarili. Ito ang pinakamahirap gawin para sa lahat ng tao. Dahil naniniwala tayong ang ating sarili ang laging may kasalanan sa kalungkutan, sa pagkabigo, at sa kawalan ng ibang tao. Sabi nga nila, it is easier to forgive other people than to forgive yourself. Ngunit,
Pag nagawa mo na ay mawawala lahat ng dinadala mo na parabang ikay ulap sa langit. Oh, basta tandaan mo yung mga sinabi ko sa'yo. Magpakasaya ka. Salamat nga pala sa araw. Sige, una na ako. Wait! Sa'yo na pala ulit to. Alam kong ako man ay hindi pa makahakbang dahil sa pagkawala mo. Ikaw ang nagturo sa akin ng lahat ng ito. Salamat. Salamat sa lahat. Ngunit hindi ko magawa. Ikaw ang liwanag na nagsilbing gabay sa mga gabing ako ay naliligaw. Ngunit, ako rin ang kumuha sa liwanag na ito. Patawad. Ito na ang aking huling hakbang.